World War II in the Philippines does not trace its roots in Pearl Harbor, as far as I am concerned. It goes far beyond the Japanese occupation of Indochina that started at Dong Nang border and escalated to become the Battle of Lam Son. It is even far further than the Japanese occupation of China, starting with the Mukden false flag incident. So, kung hindi doon, saan? Kung nais nyo malaman, then you should watch this video. So, kung hindi sa Pearl Harbor at hindi din sa French Indochina at hindi din sa mainland China nagsimula ang World War II sa Pilipinas, saan ang ugat nito? Noong Enero 1898, ang USS Maine ay pinadala mula Key West, Florida papuntang Havana, Cuba upang protektahan ang interes ng Estados Unidos sa ginaganap na Cuban War of Independence. 3 weeks later, at 2140 hours or 9:40 p.m. on February 15, isang explosion ang nangyari sa USS Maine habang ito ay nasa Havana Harbor. 260 out of 355 men died. Dahil hindi na kontento ang mga Amerikano, upang malaman ang dahilan, isang naval inquiry ang inutos at ito ay pinangunahan ni U.S. Captain William Sampson. Ayon sa U.S. Naval Inquiry Board, ang USS Maine ay sumabog dahil ito ay pinasabog ng isang mina na naging mitsa sa isang explosion ng kanyang forward magazine. Noong 1896 or 2 years before the USS Maine incident, si Lieutenant William Warren Kimball, Staff Intelligence Officer ng Naval War College ng Estados Unidos, ay inutusang gumawa ng plano para isang gera sa Espanya. Ang planong ito, na kilala bilang Kimball Plan, ay full-scale war ng Estados Unidos sa Espanya at lahat ng kanyang teritoryo tulad ng Cuba at Pilipinas. Noong 23 ng Abril, 1898, isang dokumento mula sa Spanish Governor General ng Pilipinas na si Basilio Agustin ay lumabas sa Manila Gazette na magkakaroon ng gera sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Sinikap niya na sumapi ang mga Pilipino sa panig ng Espanya, kasama na dito na bayaran ang mga puwersa ni Aguinaldo. Subalit, hindi siya nagtagumpay. Noong 1898, ang Navy Asiatic Squadron ng Estados Unidos sa pangunguna ni Commodore George Dewey aboard the USS Olympia ay nilusob ang puwersang pangdagat ng Espanya sa ilalim ni Admiral Patricio Montojo sa Manila Bay. Nagsimula ang labanan ng kakalampas lang ng 5 ng umaga. Nag-almusal muna ang mga puwersang Amerikano, subalit ang pagkatapos ng tanghali, tapos na din ang laban. USA won against Spain. Part lang ito ng ating history kung bakit tayo sinalakay ng Estados Unidos. So dahil ba ang Pilipinas ay sakop ng USA, matik ba nalulusobin tayo ng Hapon, ang pangalawang digmaan? Well, not quite. At least not yet. In 1931, China was invaded by Japan. Nagkaroon ng insidente noong 12 ng Disyembre, 1937 sa Yangtze River sa China. Nabaril at nabomba ng puwersang Hapon ang isang US Navy River gunboat at 3 tankers ng Amerikano na pag-aari ng Standard Oil Company sa nasabing ilog. Bakit nandun ang mga Amerikano? Well, ito ay upang ilikas ang mga Amerikano na nasa Nanking na ngayon ay tawag ay Nanjing dahil merong gera sa pagitan ng Hapon at ng Incheck.
ililikas ang mga Amerikanong naiipit sa bakbakan. Ang Japan at US ay hindi pa magkalaban sa gyera nung nangyari yung insidente. Subalit nagalit ang mga Amerikano. Nagkaarigluhan dahil hindi agad nakita ng mga Hapon ang watawat ng Amerika sa mga nasabing barko. Nag-apologize officially ang mga Hapon at nagbayad ng damages. By the way, ang pangalan ng US gunboat ay ang USS Panay. Mayno, Pearl Harbor was attacked December 7, 1941 in the Philippines. We were attacked December 8, 1941. Hence, a bleak feast of the Immaculate Conception.